Hello, what's up guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving us another video reaction video. And this time, we'll talk about Flip Top, JL vs. JD at Isabuhay 2024. Like muna natin yan guys. At shoutout nga pala kay Enigma. Shoutout sa Flip Top. Nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Ito nga pala ay requested ni David Toto YouTube comment. Sinasabi, you quiz plan, JD vs. JL naman quiz, bagong-bago, magandang laban. Saguhin na natin mga bago. Tapos balik ulit tayo sa mga ano para makalimutan na natin yung mga bago. Ganun pa man guys, voice na voice ako, naglinis ako ng studio, tapos nagpa-practice ako kumanta dahil tomorrow, Saturday, actually ngayon eh, mamaya-maya, meron akong show, parang show band lang siya, kumakanta lang ako sa isang restaurant, habang parang live music lang siya. Siyempre, kailangan din natin rumakit, kumita ng pera, kahit pa paano. Doon natin makukuha yun. At ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pa nakaatabi, nakaabang, at masugid na sumusuporta sa atin. Hindi ko alam may supporters pa ako, pero hindi ko alam. Maraming salamat sa mga nanonood. Basta yun na yun. Ganun pa man guys, hindi ko inatake mga paborito yung artist. Nandito lang tayo para ibigay yung mga sinasabi nila, at sana lawakan nyo pang unawa nyo. Kung may sinabi mo na ako hindi maganda, ako na humihingi ng tawad. Habaan nyo na lang yung pasensya nyo. Ganun pa man guys. Bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer, California, I'm an originated symptom. I'm a hypnotherapist. I'm an adult master practitioner. I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo sa description na doon yung personal channel ko, para kung gusto nyo kung marinig kumanta o mag-rap, nandun lang yun. Check nyo lang doon. Tapos marami tayo mga bisita narating. Tinatapos lang lahat ng proyekto. Ganun pa man guys. Taposin ninyo yung video. Mag-subscribe kayo. I-like, i-share yung video na to. Kung hindi naman ninyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, let's get to it. GL versus JD isa buhay. Let's go. See tayo guys. Cha. Ay. Ano yun? Yo, check. Looking forward na marinig si GL kasi gusto ko marinig yung mga bago niyang labas para meron tayong masuri. Masarap kasi magsuri ng mga bare, humahaba tayo, diba? Tuloy natin guys. Kanina pala galing ako sa Korean barbecue guys, after ko mag-gym, sabi ko shit, naparami yata ako ng kain, kaya hanggang ngayon parang busog pa rin ako, bloated, pero kaya uminom ako ng tsaa para matunaw kagad tayo. Tuloy, matunawan tayo kagad. Tuloy na. Kanina pa yung guys ha? Yeah, syempre, masayang-masaya, unang-una. Kanina pa yung guys, mga 4 hours ago yata o 5 hours ago. Sineshare ko lang sa inyo guys, para hindi lang ako basta nagre-react. Iba kasi, parang ang liit ng ano nila, pangunawa nila. Gagalit kagad silang, habang mo, dahil mo, dal-dal. Guys, reaction video lang ito eh. Parang at the end of the day, para na rin ako nagbablog, para na rin ako nagpa-podcast, para na rin ako nagre-react ako ba, nakikita ninyo ako. No, meron kang ginagawa, hindi kayo nababored, meron nagsadal-dal dyan sa paligid ninyo, meron magkasalita, di ba? Tuloy natin guys. Pangalawang balik ulit ko sa Cebu at gustong-gusto ko talaga bumatil sa lugar na to, at syempre isa buhay pa siya. Yun, siguro style clash din na parang hindi rin. Siguro labanan to ng pagkaibang facets ng strengths or weaknesses din ng battle rap, no? Feeling ko, maganda yung magiging laban. Ayoko na magsalita kasi nung marami akong sinabi nung aham, talo ko eh. Si Sir JD kasi may identity siya na binuo over the years. Sa tingin ko yun yung greatest strength niya. Saka weakness na rin, depende kung paano niya inaatake. At sobrang laki ng respeto ko kay GL kung anong nagawa niya at naambag niya sa eksena. At bilang respeto, pinagandaan ko siya na sobra. Yun, siguro hindi ko rin naman siguro kayang tapatan ng ganun. Parang mayroong ano yun, parang may sumpa yung salitang ano kita, para pinagandaan ka ng sobra. Everything na maririnig ko yun sa mga atas na naghanda ako, natatalo sila, parang gano'n. Parang may sumpahin, huwag yun na sabihin na naghanda kayo. Basta ginawa niyo yung best niyo, parang gano'n. No aggressive. So, play lang siguro ng strengths ko. Kasi minsan pag sinabi ng artist na talagang naghanda siya ng sobra-sobra, ibig sabihin na abot mo na yung limit mo. Yun na yung sobra mo, tapos matatalo ka lang. And then, it means wala rin. Sayang, di ba? Tsaka utilize lang ano yung meron ako. As a bago, parang gusto ko lang i-calibrate kung ano yung kaya kong gawin para sa liga. Yo GL, galingan mo kasi si GL ka na. Bawal kang magkamali. Maraming malulungkot na fans, kaya huwag kang magkamali. Yun, Sir JD, karangalan to para sa akin. Tsaka alam mo naganda ka, kalma lang, kaya natin to. Mic check! Aha! Yo, check! Wag piratahin at suportahan! Andito si Anug. Yo, check! Ay, andito na lang ngayon! Sino to? Gruba 13! Cebu! Ano kalimutan ko? Isabuhay Tournament Battle! Sa kanan ko!
Nakalimutan ko pangalan niya, sino ba siya? Maravillas Bataan! Makingay para kay JD! Shoutout kay Anigma. JD nga pala, shoutout sa Secret Lifestyle from California kay Papa Paul TV, Jonathan Sarcos, Balong Pintay, Shots Taiwan, Tropa Maribeles, Bataan, Contrabando, Hype, Dita, Crown, Manila. Siyempre, shoutouts nga pala sa mga represent ko loves, Rapolo, Black Manila, Real Joe's Clothing, at siyempre, Crown Manila, bagong flip-top merch. At sa kaliwa ko, representing Palo, Leyte, para sa inyo, mag-ingay para kay JL! Yan. Macheck ko nga yung YouTube. Isa buhay, 2024, paparating! Unang banat, para sa inyo, mag-ingay para kay JD! Akala mong ba langit to? Ito'y helta nga! Pakilala na sa'yo, mag-ingay para kay JL! Umpisa pa lang JL ka na! Nakaraang ahon, ako'y nalaman ng buo. Durog na payuko, pero ang mandirigma mas tumatapang pag nakaamoy yan ng dugo. Okay. Kaya JL, kamusta? Sige ngayong ka dumaing! Nagtawag yan ng All Gods! Drag Lord dumating! Pero hindi, gas-gas na yun, eto mas solid para di na mamalayan na tinatawag mo yung Diyos ang dumating si Kamatayan! Andito na sundo mo! Sasabay ka ba? At tama lang na magtawag ng Diyos kapag mamamatay ka na! Anong akala mo, biruan lang? Laro-laro lang to! Masasaktan to sa kapalong ngayong palong-palong ako! Yay! Naka-endgame ako! Matik naka-all out! Kaya pag tinalo ko to, bawal mag-walk out! Kasi pinag-perform ako sa best crowd at dito inilaban! Sino gustong manalo si JL? Taas yung kamay nyo! O parang J-Black lang, sabay-sabay kayong mag-iyakan! Pash per pash, tudurugis sa kamao! At pag tinalo ko to, John Lelo, mag-post ka ulit ang luto! Kasi susunugin ko talaga to! Di mo to makakalimutan, hindi ngayon lagot-lagutan to! Magtatanda ka talaga hanggang sa kapu-apuhan mo! Mga sulat pag mamarka, lahat makakapasok, mga ling natatatak, may kasamang pambabato. Kung sa Manila kanibal, ikaw pinapanakot sa gubat ay animal, ako pinakahayop. Kaya paglabas ng mga obra, bumawit ginalingan, kaya parang tong kobra sa bulating inasinan. Ano imagery? Imagine nyo lang, imagery. Okay na. Basta aabutin sila. Kasi wala na mas nakakatakot sa imagery! Natatalunin kita! Okay. Ano, nag-register na ba? O maya-maya na, expired ka na. Siya mo, boys? GL! Pero GL standard, okay lang? Nung si Sac Maestro nag-addict, laging may kwenta. Pero nung ako nag-trip, naging mabenta. Parehas na may drugs nang napiling pesa. Pero pag ako nag-met, nagiging meta. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Tumabatak lang ako para lamang mag-explore. Okay. Masayang nagbabato. Ganun yung rock and roll. Drugs, weeds, pills, may halo ethanol. Kasi ganun dapat mag-met, magiging metaphor. Ganun ba yan? Bars, napakaganda ng pagka ano, very intricate yung pagka-deliver ni JD ng ano niya ng bars niya doon. Yung execution kung paano niya transpose yung bawat elemento ng drugs papunta sa metaphor. Kasi metaphor ang ano eh. Like ko sinasabi guys, metaphor yung uri ng literatura na talagang magbubukas ng kaisipan ng tao kasi doon ka lang talaga nakapag-isip eh. Kasi merong ginawa rin na statistics dati, yung pag-eksperimento sa mga bata. Parang tinignan nila kung paano mag-develop ng genius. At tingnan yung NASA yata nagawa nun eh.
pa-search nyo lang. So, naggawa sila ng eksperimento, nilagay nila yung mga kabataan sa isang room, tapos hinayaan nila silang mag-discover, mag-solve ng mga problems nang hindi sila nag-aaral. Tapos, lumabas na almost 90% yung average, matataas yung IQ nila, nasa almost 130-140 yung IQ nila. Tapos habang nung pinabayaan sila after a year, siguro mga 3 years yun, 4 years, 5 years, I don't remember. Huwag yun lang ako doon. Pero after nung taon na yun, dinala sila sa school. Tapos the more na dumadaan sila sa school, sa pag-aaral ng regular school, bumababa yung IQ nila. Kasi yung kaalaman nila para lumawak yung imagination nila at mag-discover ng mga bagay-bagay at humanap ng mga answer sa mga bagay-bagay, nalilimitahan kasi meron ng gabay. Yung gabay kasi yung naglilimita sa utak natin para minsan mag-explore. Diba? Kaya minsan, yun yung mga bagay na naglilimit sa isang tao para makita nila yung mga bagay na pwede pa natin makita. Kasi limitado tayo sa base kung ano lang natutunan natin. Napagandang execution na ginawa ni JD dito, yung pagkakalathala niya ng bawat informasyon kung saan pwede natin suriin, tapos mabigyan natin ng karampatang paliwanag yung ano yung sinabi niyang bara. Tuloy natin. Let's go. Di na ako nagsasabu! O kahit relative! Okay lang naman kung pwede maging aggressive, basta hindi lang masyadong masyadong invasive. Pag sinabi natin invasive, yung masyado kang malapit sa kalaban mo, parang meron kasing personal space na tinatawag. Dito sa Amerika ginagamit yun. Sa Pilipinas, hindi naman yung ginagamit eh. Pero, pag sinabi ang personal space, na parang meron kang at least mga 5 feet apart. May 5 talampakan o layo. O kahit 1 meter lang na lumayo ka, hindi mo naman kailangan talaga na lumapit at sumigaw sa tenga para masabi na malakas at matamaan yung kinakalaban mo. Kung talagang malakas yung banat mo, kahit malayo ka, maganda yung bara mo, maririnig at maririnig yun. Nakuha ko rin yung idea na yun nung panahon na nagka-cramp ako, kasi cramper ako dati. Tapos nagpa-practice kami sa UP, kasama yung KKM, Kabayan Cramp Movement. Hindi ko na, kasama ko sila Sol Haka, sila Tetris, sila marami pang iba, mga si Fresh, tapos si Morda, marami kami mga cramper, yung mga crampy na yung mga kasama din. Tapos si Lady Twix, Lady Beast, mga ganyan. Tapos nasa UP kami, sinasabi nila, minsan pag nag-cramp kami, tapos sinasabi nila, pag hindi mo naman kailangan talagang lumapit, kung talagang kaya mong ilabas, ipakita yung enerhiya mo kahit gano'ng kakalayo. Kasi mararamdaman ng tao yung intensity mo kahit hindi ka lumapit eh. Basta makita nila yung mean mo at saka yung intention mo sa bagay na yun. So kasi maganda rin kasi pag merong a little bit of distance. Kasi naalala ko nung panahon ng mga freestyle rap dito sa Amerika, nung panahon ni MC Jin pa to ha, panahon pa ng grind time, meron silang table sa gitna. Para kahit paano, merong spasyo between 2 MCs. At nang sa ganun, walang masyadong altercation na nangyari. Pag sinabi altercation yung parang pisikalan, mga ganun-ganun. Kasi minsan, malay mo yung kalaban mo may hepatitis, naduruan ka sa bibig. Diba? O kaya mabaho yung hininga, o kaya naman tumalsik yung postiso sa bibig. Mga ganun, diba? O kaya, isipin din natin yung health natin. O kaya may ubo, may SARS, may COVID. Mas maganda na mainam na, as a mas magandang behavior na merong space kahit papaano. Space lang, bigyan mo lang space. Tuloy natin. Sinasabi ko, hindi ko inaatake si JD. Guys, ha, baka magreklamo na naman kayo sa akin. Huwag yung tingnan kung tama o mali yung sinasabi ko. Suriin nyo lang kung merong bang sense. Tuloy natin. Hindi na nga ako naniniwala sa drug test. Ganun ka negative. Kaya ako nagtatawag sa Diyos. Tragedy, wala yung kapatawaran. Blasphemy, sabi ng ibang parts niya. Magpapakamatay sila pag tinalo ko siya. Ang bagat kaluluwa at makapag-alay sa'yo. Kaya pag tinalo ko siya, ano sanlibutan? Magpamatay kayo. Wala kayong takas kahit ipihit kumalas, ipihit umatras, dahil may lalabas na kaluluwa sa battle ng spirit of the glass. Hahamakin tapos kahit umapila, hahatakin tagos kahit May lalabas na kaluluwa sa battle. Spirit of the glass. Battle din yun, double entendre. Mampipa, sasalain lakno siya ng tunay, di ba? At dun mo tawagin ng Diyos para sa buhay nila. Kaya wag kang call out pa na call out mo palagi na ganun. Adik lang ako. Wag mong damahin. Kumaganong-ganong, bakit di kayang tanggapin? Wag kang call out na call out. Wag palagi ng ganun.
Huwag ka na maghangad pa ng balakid. Nandito rin balakid mo ngayon. Okay yung ginawa ng JD, ah, yung mga ginamit niyang bara, malinaw naman yan, very anticipated. At saka hindi lang ganun, wala lang masyadong creativity. Nagkaroon lang siya ng konting creativity doon sa intricate na creativity. I mean, may creativity naman doon. Ang hirap naman kasi gumawa ng tugma din minsan eh. Pero yung intricacy at yung complicated na bara na bigay niya sa medyo dulo na. Yung part na metaphor, yun, na-appreciate ko talaga yun. Pero yung mga ginagawa niya, typical naman na ginagawa din yun ng mga artist. Pero tignan natin yung gagawin ni JL kasi excited din ako. Hindi ko naman sinasabi na favorite ko si JL o mas pumapaboro ako sa kanya. Yung ginagawa na JD na may intensity, nagagawa naman din yun ni Sayad, nagagawa naman din yun ni, ano, ni Mot, o kaya ni, nagagawa din naman yun ni, ano, ni Lanceta. Maraming gumagawa nun eh. Yung pati yung bar niya. Pero yung sinasabi ko yung kay JD, yung metaphor niya, maganda yun. Pero tignan natin yung kay JL kasi, like I said before, excited ako marinig yung bago niyang ano, laban. Bawa simulan yung aking round. Gusto ko lang i-test yung MCs at yung crowd. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang ma-imagine yung verse niya na walang bato o droga? Kaya? Kasi ako, si GL, tunay na ngalan, Gino Lopez. Isang rookie, galing Leyte, baguhan pa yung boses. At FYI, hindi ako teacher. Yung kurso, they're in education. Ako'y may simpleng business lang, water refilling station. Kaya, wala akong pake sa premyo. Wala akong planong magkampyon. Hindi, joke lang yun. Wala na ako, pera na kayo. Wala nang ano? Ngayon, alala ko, meron na kayo! Hindi ko nag-gets yun, guys. Wala nang ano daw? Ito nga. Ang planong magkampiyon! Hindi! Joke lang, ngayon, alala ko, meron na kayo! Ano nang opera? Game! Isa pala si JD! Palayaw niya ay dyan-dyan! John will either way assassinate when I click. John F. Kennedy, John Lennon, mamamatay sa public. At kung di man makitil, 50-50 ka pa rin when I drill you. Kahit yung John Cena, sure na I see you. Kasi isa na namang pala sigaw sa performance. Maganda yung ginagawa ng GL kagad. O, binanatan na kagad siya ng mga creative punchline. Ibig sabihin, hindi talaga siya. Kasi may mga tao kasi na intro pa lang, you know, mahaba yung setup eh. Pero dito, pumapunchline na kagad si GL. Kumbaga, marami na siyang naisip na punchline. So, siniksik niya na kagad talaga. Hindi na siya nagpa-intro-intro. Nakita ko na yung advantage na ginawa ng GL kagad dito. Tuloy natin. Sa public. Magandang behavior yun, umpisa pa lang. Marami kang punchline, isiksik mo na. Mula sa umpisa hanggang sa dulo ng third round. Magandang behavior yun bilang isang artist. Hindi ka nagpapabaya. At kung di man makitil, 50-50 ka pa rin when I drill you. Kahit yung John Cena, sure na I see you. Kasi isa na namang pala sigaw sa performance na busog. O, tunog malakas! Kasi malakas yung tunog! Oo, boses lang yung answer. Aggressive pagka-hard sell. Inaabangan delivery. On the way na parcel. Bars! Putang ena yan. Bars mula kay GL. Putang ena yan. Ang ganda ng pag-aagawa. Inaabangan yung delivery. Ang ganda ng pagkaka-reinforce sa idea na dinadaan sa lakas ng sigaw. Masigaw. Kasi yung sigaw lang yung malakas. So ngayon yung idea ng pagsigaw na yun, yung tawag din dun sa flip-top o sa battle rap, parang delivery mo. Mas malinaw, mas malakas, may intensity daw. Kasi dun daw yung nakikita yung kalakasan yung pagsinisigaw mo, diba? Yun yung idea na old school ng pag-re-written na format na pag sinigaw mo yung bara mo, malakas tingnan.
You know, kasi parang may mean ka doon, may tono ka. Pero ang tingin din ng iba doon sa isang aspeto ay delivery mo. Yung pag-delivery mo ng bara mo. Pasigaw man, malumanay, relax man. Pero sinabi ni Jill, yung delivery mo parang parcel. Yung parcel yung dinideliver ng mga nagde-delivery boys katulad ng Grabhub, mga ganyan. O kaya yung mga nagmumotor na nagde-deliver, delivery driver, tuloy natin. Mga mailman, mga ganyan, tuloy natin. Kaso, yabang lang sa battle. In a hard cell, puro hangin yung dala, parang red na blood cells, well. Pero malakas yung dyan-dyan, di ko itatanggi yan, pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Kasi imagine, pag yung lines niya, inispit ko, mas magiging wak pa. E pag lines ko, inispit niya, wala, isa po white champ na. Sisigaw mo? Magandang comparison din yun, yung difference na parang pag in-spit ko yung line mo, wala lang, walang kwenta para sa akin yun, hindi ako tutunog. Pero pag in-spit mo yung lines ko, dahil sa yung kalibre nito, magtataas yung ano mo, yung value mo bilang isang artist, champion ka na agad rin. Sakit sa tinga pati ulo, literal na migraine, kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP, dinag-upgrade sa mind games, na natili ka sa mid. Sinasabi din nila yun, di ba? Kasi sa meron kasi natawag na mga lobes, especially sa neuroplasticity, may frontal lobe, may right lobe, may left lobe. Yung sinasabi ko naman, yung idea naman ng sinasabi ni GL, yung right side daw yung creativity, tapos yung left side daw para sa emotional o pagko-compute ng mga bagay-bagay. Ang ganda ng pagkakakuha ni GL, nag-aral siya, nag-select siya ng mga bagay na pwedeng itapat doon. Tuloy natin. Hindi nag-rotate sa side lanes. Wait natin, guys. Maganda mga reference. Kasi sigaw mo, sakit sa tinga pati ulo, literal na migraine, kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP, dinag-upgrade sa mind games, na natili ka sa mid, dinag-rotate sa side lanes. Yo! Gustang alam, motorcycle bars. Kotse version, no? Na natili ka sa mid. Ano sabi niya, na natili ka sa ano? Nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP, dinag-upgrade sa mind games, na natili ka sa mid, dinag-rotate sa side lanes. Dinag-rotate. Yo! Cause it's the flow that I... Rotate pwede rin turn eh, turn sa side lanes. I crave, swabe lang pag-hydrate, winter is coming, dyan-dyan, snow sa climate, ako'y relax sa fight cage. Chill lang sa blind rage, isa ka lang munting apoy sa gitna ng ice age. Kasi nga, may water station kami. At na-instill na halos na bawal stagnant, dapat distill yung agos. Distill, kaya walang bato sa aking flow. Ganon to technical, at ganon kami mag-filter, tanggal yung chemical. Meron din kasi mga uri ng mga tubig, yung reverse osmosis, may distilled, may natural spring, may spring water. Pero yung sa kanila, parang ano kasi, yung distilled kasi parang highest form ng tubig din yun, parang pinapakuluan talaga nito. Oh, something like yun. Yung pinaka-moist nun yata, parang iniinom talaga eh. May alkaline din, di ba? Best guys, alkaline. Inom kayo ng alkaline na merong 9.5 pH. Nakakatulong yun sa mga tao na merong gastritis o tinatawag nila na heartburn, you know, acidic, yung mga ganyan. Nakakatulong yun, guys. Usually, nakaka-release din yun ng toxic, pag bloated kayo. Maganda rin yun na meron kayong alkaline water. Tuloy natin. Ang ganda ng mga reference ni GL. Tanggal yung chemicals. Oo, literal. Kasi nasa gubat ka, purified yung minerals. Purified kasi water. May nature spring. Nature spring doon sa summit. Di mo to kaya mapollute. At maniwala ka sa akin. Cause my words are absolute. May prosper, absolute. Eh, tama naman yun kasi. Ang ganda ng ginawa ni GL, no? Kasi sinabi niya, meron siyang, ano eh, parang
water ano sila eh, mayroon silang purified water na business. Pero kung trip niyo underground, well, ito mas trauma na kung ganahan mong pasabog, pwede po magbomba. Well, balon tapos bomba. Ganda yung bomba na ginagawa Pozo Negro. Tuloy natin. Kaya kung sasabihin mong adik ka pa rin, gaya ng inaasahan, ugubat for 20 kaya trip mo ay halaman. Oh, ako'y umaascend, tas ikay walang babaan. Uy, dadamay mo si Rins para lang sa palakpakan kung gugulong ka pa rin dahil ikay batong bato. Kung ako'y tagapalo, tas ikay palong palo. Kung ganyan ibabato, hihina yan pag landing at sasayangin mo yung chance ang mag-iba ng branding. Kasi tinaas na sa bundok, cleanse yung history, pinaulanan pa ng papuri, walang halong irony. Kung ahayaan mong gumuho, sa'yo yung injury at ipapakita mo na landslide yung aking victory. Kaya bilang JD, mag-improve, lampasan at taasan para sa laban sa kalam. Kasi kung di mag-e-evolve, hanggang dyan-dyan ka na lang. Ang laki ng differential ng skills. May burst, may malakas yung pinaka-burst ni GL dun sa una niyang part eh. Pero yung mga sumunod dun, anticipated na. Pero malakas pa rin dahil sa dami ng reference, sa dami ng complicated material. Yung materialas na binigay sa atin ni GL, kaya makabuo ng bahay. Laking bagay na. Well, pak, well taught, pinagbuhusan ng panahon talaga. Tang, ina. Makahirap yan. Bigyan nga natin ng props yan. Tangan si G, ano, G. Pakahusay nun. Bigyan ko yung round 1 para kay GL. Iba yung creativity dun. Yung tipong kahit wala nang, kahit wag na mag-punchline si GL, pwede siyang manalo sa dami ng reference, sa dami ng mga ideas na binigay ni GL dun. Very cinematic yun. Tuloy natin. Mismatch to mismatch. Tuloy natin. But I'm not taking anything away from JD. Maganda yung pinapakita na JD is just na-expose si JD sa kung ano lang yung kaya niyang ibigay. Yung ito lang yung kaya mong ibigay base sa kapasidad ng pag-iisip mo. Ito yung kayang ibigay ni GL base sa kapasidad ng pag-iisip niya. Diba? Kung ito lang yung kaya mong ibigay sa literatura na ginagawa mo, na-expose yung kakayanan mo magsulat. Tapos pag nakita yung ginawa ni GL, parang this thing is more heavier than yours kasi mas creative to, mas na-analyze ng maayos, mas experimental. Tuloy natin. Nga puro dyan-dyan, talagang inon-on. Kung matatalo mo si dyan-dyan, patay ka dun sa don-don. Okay. Let's go! Ako daw si John Cena, napatak. Oo, bato ako, patay si John Cena, kay Damak. Pwede rin yun, nadarak. Hindi mag-rebat sa bobong artist. Oo, mabibingagan ka kay John. John the Baptist! Pinamit pa yung absolute! Sa akin, nagwet! Magpapawisan ka sa tubig ko! Oo, karis po yun! Ano yata ito? Functioning autistic yata ito si JD. May solar focus ang puto na kinaisip niya mga bagay-bagay na gano'n. Tapos na parang lahat ng mga sinabi mo, tinandaan ko, irelebat ko lahat, sabi ni JD. Solar focus, laser focus yung ginawa niya, lahat ng mga ano. Which is okay din na. Hindi ko lang nagasin bandang dulo, pero okay yan ginawa niya. Tari natin. Si JD yung tipo ng tao na na-hype pag gano'n, pag malakas yung kalaban, which is good, big props. He's a showman. Showman si JD. Gusto niya yung mga entertainment na bagay. Ito rin natin. Ano? Gusto niyo pa ng mineral para dagdag puntos? Paano ka mananalo kung para akong mineral talaga?
kanyang ibubuhos! Ano? Tangina, hayop na to? Di mo, bakit papasigot-sigot ka? Ba't mo ba pinipilit? Talagang san-san mapupunta, idinadaan niya sa gimmick. Hindi ba kayang tumbukin? Napakalay mo na, boy! Ako kada punto susuntok yun ng straight to the point! Talino talaga ni GL? Ako'y lugi na nga. Paano may kinokopyahang libro, ha? Booking ka na. Brainy ka ba talaga? Brainy ka ba talaga? Sige na, I'm hoping. Para meron akong pasabugin, yun ang mind-blowing. Anong petsa ngayon, 420? O wag mo ng balaking maikombong sunod. Kasi kung may trap ka sa marijuana, pati bong mo sunog. Bong ano? Sumakasabay na ba sa Corvette? Yung bultahe galibo, kabahan na kayo yung idol nyo, tumataas na balahibo. Siya si GL, ang nag-iisa daw sa lahat. Ulul, palusot mo. Alam mo yung motos, Brad? Lahat ng MC doon, katunog mo. Shoutout kay MZ sa motos. Oh, ginaya. Tapos sasabihin mo, nag-iisa ka? Huwag mo nang ipilit. GL nga, di ba? Kaya ang dami ng katinig. Oh, ginaya siya ni MZ. Tapos ginaya ng iba. Yung gago na to. Ako di ko kailangan ng yung blueprint. May ibang plano ako. Kasi kung pare-pareho kayo, ha? Kung pare-pareho kayo ng putang inang idol nyo, ako ay rule breaker. Kung nasa iisa kayong kwarto, ito pang room shaker. Tapos sasabihin mo, ang evolution ng cementerio, ang comfort zone ng cementerio ng evolution. Napili pa yon? Paano mo nagagawa magsalita ng labas ng comfort zone kung nanatili ka dun? Di ba? Bakit bukod sa pagbabalsa, anong kayang gawin na hinayupak na to? Di ba? Puro brush lang. Ganyan si Badang. Malaking bagay din yun yung comfort zone, yung cementerio ng evolution, which is true. Pero may limit lang kasi yung kayang gawin ng tao rin talaga eh. Yung comfort zone kasi minsan, ideolohiya din yan ng mga tao na sa tingin nila happy sila sa ganun. Na, meron kasi mga tao na maliit lang yung kapasidad ng kasiyahan. Okay na sila sa ganun, kontento na sila. Minsan kasi pag kontento na tayo, masyado tayong aggressive sa buhay, we take things, everything seriously. Kaya minsan, yung pananaw natin sa mundong to, tinatapakan natin yung pananaw ng iba. Na meron lang silang simpleng pamumuhay. Gusto lang nila ganun. So, parang iniisip ngayon ng mga tao na nasa ahead na merong gustong pangarap na marating, na kaya sila ganyan dahil may comfort zone sila. Minsan, kailangan din natin timbangin kung saan natin gagamitin yung comfort zone na yan. Tuloy natin. Oh, hanggang bars ka, hanggang dyan ka na lang! Wala. Ba, di kay bias. Ba, sinasamban nyo to? Mas wala akong sinasanto! Kala mo talaga nag-i-increase! Eh kung wala kang rap battle, hindi ka mag-e-exist! Gobo yan sa music hustle na pag-melody! Mapapriste lutugtog, nag-rattle memory! Ako nag-host, stage presence, under ko category! Yan ang tunay na MC, Master of Ceremony! Okay. Kaya wag nang manatiling kahaliling inaabangan pagkat itong napili nyo na piling binabalatan! At speaking of balat, piling binabalitan, binabalatan. Pil kasi ang tawag yun. Alam nyo ba yung titi nito, balat lang? Ang sakit sa piling nun. Itok, yung susunod na senaryo medyo mapanghi. Kasi nakasabay kami nitong umihi, di sadyang magkatabi. Kaya alam ko, meron pang isang bagay na hindi mapagmamalaki. Ang sasabihin mo, binusuhan kita? Uno, nakakitaan tayo ng titi. At di sadyang ipagsabi to. Nakakita ako ng maliit na angel. Pasalamat ka nga, pinalaki ko. Malaking bagay yung sinabi doon ni JD. Sabi niya, nakita ako ng maliit na angel, pero pinalaki ko. Ibig sabihin, yung maliit na nakita niya, binigyan niya ng malaking issue. Malaking bagay din yun. Big props doon. Yung pag-create ng alternate, ng contradiction ng
mga alternate o contradict na information. Yun na. Tuloy natin. Kasi kung ikaw gagawa, alanganin. Kahit sa bikes, padaanin. Di rin pwede sa train of thoughts di yung kayang pahabain. Ano, explain ko pa ba? Gagmakag-oting giyatay. Tsaka di na pinapaliwanag pa yung mga maliliit na bagay. Kaya bay! Babay! Kasi katapusan mo na at sa Cebu ka maruruin. Magiging duguan na yung GL, di na good looking. Don Donontiveros, pag nag-shooting, di! Kulang yun, wag kang assuming. Kasi kay Don Donontiveros na may range, ganun yung shooting. Patay to! Patay to! Huwag kayong makikilam! Dapat maghantay! Alam din naman, hindi agad ginagalo yung bangkay. O baka sabihin mo, di ko na ginaling yung pangyayari. Wala sila kinalaman. Sa'yo lang ako nakatutok. Ikaw lang pinapatamaan, labanan. Kita sa Cebu, na matuturing mo rin hometown. Kaya ako daw talaga yung pinakamalakas. Sige nga, labanan mo ako hanggang fourth round. Oh. Ayaw. Kasi di mo ako kahit sa freestyle master. Magpatulong mo sa kahit sinong savior. Tsaka diba tingin mo sa akin cancer, kaya mas delikado sa stage? Hindi, hindi. Kaskas na yun, eto mas solid sa desperado na to. Kasi wala stage 1, 2, 3, and 4. Kasi kahit sa stage, delikado ako. Ang ganda ng aggressiveness ni JD na ano niya yung entry kasi ng style niya. Hopefully makita niya pa yung style na para sa kanya. Ano ba yung score niya? 8-3, diba? 8-4 yata. Mahuhulma pa. Nakikita ko yung potential ni JD. Maganda eh. Maganda eh. Kaya lang, ano eh, kailangan niya lang talagang pagbigyan ng, alam ko yung gusto niyang iparinig sa tao, nagigets ko yung gusto niyang ipa-analyze sa mga tao, ipasuri sa mga tao. Yung tipong, yung ginagamit niya mga words na parang pinag-iisip tayo ng merong nangyayaring scenery, mga ganyan. Mahusay din yung very theatrical yung ginagawa ni JD, pero, minsan kasi kailangan nating isipin yung kung yung ginagamit ba nating style kaya bang tumbasan yung style na kakalabanin natin. Kaya karamihan ng mga magkakalaban mapapansin niyo parang nag-a-adjust sila sa kalaban nila. Kasi gusto nilang makita na parang nakikita nila na baka madihado sila pag yung sarili nilang style ginamit nila. 'Di ba? Kasi hindi lang sinasabi na wala silang style pero kailangan nung mag-adjust. Kumbaga hindi naman na parang paggaya pero parang pwede mong sabihin sa iba na kaya mo silang talunin sa style na ginagawa nila. O kaya naman, para naman masuri o kaya naman dumirekta mismo sa kalaban mo. Kasi minsan kasi para kaya ginagaya ng artist yung estilo ng isang artist na yun na kalaban nila. Dahil pakiramdam nila, doon sila receptive. Doon sila nakakatanggap ng mensahe. Kasi pag gumamit ako ng ibang style, baka hindi nila mag-gets ng mismong kalaban ko. Pero ang nakaka-gets yung crowd. Nakakalimutan din kasi ng mga artist na ang kailangan nating i-focus, yung kalaban natin, huwag natin pansinin yung crowd. Kaya ganun yung nangyari. Minsan nakapokus yung artist sa kalaban nila na yung ginagamit nila yung style na yun kasi pakaramdam nila, doon nakaka-intindi yung kalaban nila sa style na ginagawa nila. Maganda rin yung kasi ang tawag doon, rapport eh. Parang ang pag sa part kasi ng manipulation, meron tinatawag na rapport. Yung parang pag naglalakad kayo, pag kausap mo isang tao para makita mo kung solid ba yung connection mo sa kausap mo. Kumamot ka sa ulo mo, kumamot ka sa ilong mo. Kumamot ka sa tenga mo, kaya sa ulo mo, kaya sa lips mo, sa mata mo. O kaya ganoon, makikita mo na lang pag kumamot din sila sa ilong nila, sa noo nila. Kumari, kausap kita. Tapos after mga couple of seconds, sabi magsasalita ako, kumamot ako sa ilong ko. Tapos after mga couple of seconds, mga 1 minute or mga 20 seconds, 25, mapapansin ninyo. Pag kumamot din siya sa ilong niya, ibig sabihin, solid yung connection ninyo. Nagpe-pay attention siya. Tuloy natin. Ano ba yan, JD? Alam mo, magaling kang mag-freestyle, pero ba't naman buong round? Shit, man! Ang binabayaran sa atin yung retains, di ba? Di ba? Ha? Ay, sulat yun? Ay, sulat pala yun! Sorry. Pasensya ka na. Kala mo freestyle talaga, sorry. Yo, my bad. Yo! Game! Kasi ako, si Gino Lopez. Debut battle ko kay Lip Cram, nag-choke at natalo.
Pero next battle kay Plari, nasungkit yung panalo. So standing ko, 1-1. Kaya delikat siyang dyan-dyan. Cause you know, pag 1-1, asintadong marksman. Ba? Pero ito, yung standing, 10-4. Sheesh! Oo, 14. 14 na yung laban, pero lugi. Di tumatak kanyang 14, parang Beno Udre. Ano, kilala niyo ba yun sa NBA? Ako rin hindi. Kasi walang dating yung 10-4 kung no talent. Oh, you got 10-4 but you're forgotten. Ano feeling na tinapat sa rookie ha? So taga quality control, taga QC. Well, babalagbagin, have abi, tong QC kakalag ka rin. Kaya pag-usapan natin yung ribat mo. Nakala nila ay malakas. Eh dahil sa ribat mo, ikay, nagkaanak sa labas, di ba? Tapos talaga inamin mo pa. Wow na wow. Kung sila poison tinatago, ito proud na proud. At di umano, yung pangalan ng anak, JD Sandejas. Poniemas. Si Ma'am Ninya pa'y nadamay, kaya siya'y natuto. Kaya ever since mga pics mo, wala nang ulo. O kaya nakafocus sa ilong, o nakazoom pa doon, at muntik makita pati utak, buti wala ka nun. Kaya kung kala mo, Godzilla ka sa city, isa kang butiking nag-i-struggle. Kala mo, King Kong ka sa gubat, isa kang unggoy na nagja-juggle. Kala mo, Kraken ka sa dagat, jellyfish ka lang na jungler. At di ka alpha male kay tirador ng mga fan girls, di ba? Kasi sino ba tunay na ina? Sino ba? Sinong fan girl ba? Sino? Wala! O sige, lalapagan kita ng pera. Ito, 1,000,000! Hindi, joke lang yon. Wala na naman ako pera ngayon. Kasi pag long hair tong JD, para tong have abi, though meds chubby, na yung best abi, mag-abang na mga fans sa hotel lobby. Tapos pag makaraos, tapos, oo yes yaki, pagkatira talikod, ito'y step carry. Ganon, di mo kailangan sumigaw if you embody. Yung swabbing pagka-rap, ito'y test mommy. Pero kung aggressive pa rin yan, ito'y dead body. Sa Cebu, mamamatay. Ito yung next Zaki. Kasi para sa... Wow, ang ganda yung rap test mommy. Mommy. Di ba yung mga mommy sa Egypto? Tapos si Zaki. But aamin siya na may kabit. Talagang timang ka. Kakasabay mo yan sa Agos, dalawang ilog binangka. Ito, Mississippi, Nile River, yung stream ko at times, pwedeng ilog din sa gubat pagka Amazon Prime. Kasi di na to dam, mga pader ay sinira, current to current, again nahihiwa. From tubig, kuryente, di natitila, ibang klase yung talon, Maria Cristina. Oh, bibida, kesa mga rookies gaya ko, huwag kayong matakot sa rebattles, o huwag magulat. Kasi hindi ribat yung sasalba sa mga wak na sulat. Putang ina. Bars din yun. Sinabi niya dun. Putang ina niya. Bababars! Putang ina. Ang laking nabaril dun tayong lahat. Putang ina. Kasi karamihan din sa old school din. Minsan nadadala ng ribat yung ano, yung buong round. Eh. Parang sa ribat lang. Parang umaasa tayo. Oh, ribat lang. Talo na. Panalo na. Hindi ganun guys. Umaasa sa ribat, nagkakaroon kayo ng puntos, pero yung sulat ninyo, super whack. Ang laking bagay na binitawan ni GL doon, testamento yun. Statement yun, huwag kayo magpabaya sa sulat ninyo, guys. Bilang isang artist, huwag kayo magpapabaya sa sulat ninyo. Lagi niyong gagalingan dahil masisilip at masisilip yun. Tuloy natin. At ikaw, huwag mo na i-freestyle ender mo. Ako na bahala, kupal ka. Huwag kang mag-alala, yung ending mo nakasulat da. Kasi sa... Yung ending mo nakasulat na kasi yung di ba pag nabata ako kasi siguro mga grade 3 ako grade 4 yata nagpapataya ako ng ending. Ending nakasulat na. Ay sa buhay wala nang 30 at JR Zero ako na lang yung sasabay. Ubos na nga mga Bisaya panahon na ng waray. Grabe.
mga waray na mga nakakatuwa naman. Waray pala to sir. At well, taga-Leyte naman talaga siya eh. Kami kasi taga-Samar kami, doon kami sa Gandara. Ganda, Kalbayo, Katbalogan, Gandara, Samar, Bicol. Talaga! Doon ako mag-rebut! Di mo kasi... Sa second round, siguro bibigay ko kay, ano yun, kay GL pa rin yun. Kasi maganda yung creativeness niya doon eh. Even though very hype yung ginawa ni JD doon, I think it's not enough. You know? Kasi kailangan mo talagang magkaroon ng maayos na content eh. Pero meron magandang punchline din si ano eh, si JD, kaso hindi niya lang na-emphasize ng maayos yung sa stage 4 yung cancer, yung iwanan din kitang patay, kaso napakahaba kasi ng setup nun eh, yung momentum na mamatay pag napakahaba ng setup. Even though maganda yung mga rebattles niya, maganda din yun eh. Kaya lang iba pa rin pag tuloy-tuloy yung punchline mo. Tuloy natin. Si kaya yun mangmang. Panahon na daw ng waray, ano panahon na ng aswang? Kasi Ma'am Ninya, grabe ang chip! May anak daw kami ni Ma'am Ninya na kuhaan ng panangklip. Yadahin pa si Ma'am Ninya, masyado kang pabibo. Eh kung ikaw asawa niya, matutuyuan niya si Ma'am Ninya, magiging El Nino. Kuwantuwa sa'yo mga tao, sa pinauso mo na taktik, may talino at konsepto, kaya palakpakan automatic. Dinadaan sa exhibition, yan ang napili niyang taktik. Pero isip bata lang natutuwa sa ginagawa mo na magic. Sige, ilabas mo estilo mong madalas pang interaction. Pero di gagana train of thoughts pag malakas yung interruption. Okay. Oo, ako pipigil sa'yo. Kupay tanga. Kahit mag-train ka ng mag-train, kulang ka pa. Okay. At eto na. Pag-usapan naman natin na ayaw na sa line marking racism yung inaangat niya. Pero meron siyang gawain, mas masahol pa sa line bike, pero kinaagat nila. Kasi sabi na kay Marshall, maang-maangan yan, di lang niya maamin na magnanakaw siya sa Arabo na parang si Aladdin. Kaya credits kay Loons at sa lahat ng in doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Tapos kung nakuha niya yung tao, sabi niya, de, wala talagang sinabing ganun si Marshall. Yung Hujo, alanganin, gumamit pa ng Aladdin, pero yung punto niya, Aladdin. Okay. Inakusahan mo siya yung gasolina niya galing sa iba. Pagpapalapag pinapin para mapakinabangan yung langis pinagbintangan niya Israel. Oo, on the spot nag-invento siya ng atake. Kayo naman tuwan-tuwa din na sinilip yung detalye. Pero wala tayong magagawa. GL yan, kaya kampante. Pero malakas ba talaga yung mensahe? O dahil siya lang yung nagsabi? Tapos sasabihin mo, ayaw mo sa... Maganda yung ginawa ni JD. Kaso nga lang, it's part of tactic. You know? May mga strategy. Katulad si Batas, intimidation yung strategy niya. Diba? Yung paggamit ni Disaster ng Tagalog para mahook yung mga tao. Diba? Ano, strategy din yun. Yung ginagawa ni GL, strategy din yun. Yung pagsigaw-sigaw mo ng ganyan, pag-brainwash yung mga tao na... You know, sinisiraan mo si GL. Hindi kasi tatalab yung kakausapin mo yung crowd para sirain si GL. Hindi kailangan mo sirain si GL sa tao. Hindi mo dapat kinukonvince yung mga tao na sira si GL. Kailangan sirain mo si GL, tapos yung mga information yung ginagamit mo, makukonvince yung mga tao na sira siya. Ganun, dapat hindi other way around. Kasi hindi mo dapat, kasi pag kinakausap mo, ang lumalabas parang crowd control eh, pero... Yung the way kung paano mo atakin si GL, yung crowd yung magde-decide kung sira ba talaga siya. Maganda ba yung binanat mo? Hindi yung kailangan kumbinsin mo yung crowd na sira si GL sa inyo. Hindi kasi effective yung ganun talaga eh. Pero na-appreciate ko kasi yun yung style mo, di ba, JD? So, na-appreciate yun, strategy din yun. Kung yun, di mo lang nakikita, pero yung ginagawa mo na rin yung strategy mo. Tawin natin. Kay Making, eh ganun ka din honestly. Kasi kung hindi ka nagmamak, wala kang mabubong makiri. Kaya ako yung gumawa. Para di ka makaraos. Yan yung publiko, ito ang trial, lalabas kang nakarapos. Ibibigte, pati warek yung destitute, hinahambalos. Kasi ganyan yung makiri, i-execute mo ng maayos. At sinong susunod kong kabrake, si Soreno? O sana lang umubra pa. Kaya ngayon, Engel, puro mak, kasi nga sunod na siya. Nung pagsisinungaling, battle rap ang designation, pinipeke niya yung pesta na parang imitation. Pero si to evaluation, baksaka imitation. Kaya di mo na kailangan pa yung Diyos, nilabas ko na yung revelation. Isa pa, sabi niya kay Plaridel,
Sabi mo kay Sinay, pag umawa ka ng living room. Nawawala na yung momentum ni JD kasi yung one dimension ng intensity niya eh. Parang ganun. Ang hirap din kasi magbigay ng mga linya na ano eh, na walang karampatang creativity pag puro ano lang siya, parang suspecha lang o ano eh, parang ano lang, parang mga ganun, parang ang hirap explain guys eh, pero nag-guess niya naman gusto kong sabihin eh. Even though nagbibigay siya ng mga ebidensya na gusto niyang sabihin, pero lahat yun parang ano lang, suspecha, mga ganun. Tuloy natin. Kumikay magkakasala. Sabay dinugtungan niya, sabi mo rin kay pistolero, ang susi ng tagumpay ay karugtong ng kitchen. Sabay nakuha niya yung tao, sabi niya, de, wala talagang sinabing ganun si Plerdel. Gawa-gawa ko lang yung sala at saka yung kusina. Grabe, sir! Itong feeling top of the world at papanggap na carpenter! Oo, invento lang yung salang dinala sa salangan. Gumamit pa ng sala, kulang naman sa salaan. Sumasala sa pagsala, yun ay mahirap sa Latin. Dahil pag ako sumala sa nagkasala, lalabas tong sala rin. Okay. Huwag mo ako itulad kay Plaridel. Kapapagawa ko lang ng kusina, tsaka living room. Kaya halina, dumikit. Sige lang, pasok ka lang at madami tong bitbit. Isasalpak sa yung bunganga ng dibdib mo manikip. At handa ko yung pagbayaran dahil ako'y may sala na ulit. Kinaladkad hanggang kusina, mga linya dinggin na tinapos ko sa kitchen, kayo na bahala mag-sink in. Pero ano, gas-gas na yun? O eto, mas solid para sa rapper na yan. Gas! Mas! Solid! Magmamater na yan. Bars din yun, ha? Bars! Gas, solid, tapos magmamater, diba? Meron pang liquid eh. Liquid, gas, solid. Magmamatter na yun. Maganda yun. Scientific observation. Maganda yung ginawa ni JD. Hindi ko lang alam bakit ganun eh. Kailangan suriin natin ano pa yung kakulangan sa style niya na pwede niyang i-improve. Hopefully, makapagbigay ako ng bagay na hindi niya ikasama ng loob. Base lang sa pagsusuri ko, di ba? Parang, pwede pa. Hopefully, meron makita niyong style na para sa kanya. Kasi ang laki ng potential ni JD. Medyo malikot lang siyang tingnan, pero malaki yung potential niya talaga. Pero tignan natin yung third round ni JL. Kaya ano na mga Diyos! Ay! Ano na mga Diyos! Itakis na lang sa future, wala nang essence pa to. Dahil pag nawala na yung core rent, ang present ako! Kaya gawin mo na yung gagawin mo! Para ako makawawa! Yung dyan-dyan mo sa round 1, sa round 3, ang tatama. Tama. Tama. Gago. Ano, overtime na. Sige, judges, hanapan nyo lang ng butas. Pero tandaan nyo, kapag patay na, hindi na rin nasasalba ng oras. Wala. Check ko lang, agad sa. Agad sa. Ay. Ay, round 3 na. Ito, surprise quiz. Okay? Hulaan nyo sino MC yung nag-spit ng wordplay. Ay, una, Invic, Tuska na. A, Abra, 2018. Or B, JD, 2023. Okay, next. Palayan. A, Tipsy D, 2016. Or B, JD, 2023. Okay. Next. Solid gas magmamatter. A, antonym 2021. Wait, or B, JD 2024. Eh, putang ina. Kinuha niya lang yung ano, yung kaya antonym, yung magmamatter. Oh shit. Wala. Okay na. Goods na ba lahat? Ang sagot, all of the abobo ka! Oo na, at marami pang linyang pwedeng isapaw. Pero alam nyo masakit? Alam kong hindi yun nakaw, sadyang sa laro, sa salita. Ikay dede, delayed sa panahon. Kung Cebu Pacific, ilang oras, ito naman ilang taon. Kasi hassle sa'yo mag-YouTube, di ba?
At yung rason, aking nabatid. Kasi yung internet sa bataan, merong negative speed. Imagine! Imagine, yung computer shop, nalugi na. Guys, landslide na to. Ibigay ko na kay GL yung first and second round. So, itong round 3, kahit magwala pa si JD at GL dito. Wala na to, landslide na to. Bonus na lang to sa akin. Nasa heaven na. Yung sari-sari store sa tapat, 7-11 na. Yung may yung bantay, may asawa na. Naging tatay na rin. Pero yung video mo sa Pornhub, naglo-loading pa rin. Kaya nga, isang ribat lang tumatak against JR Zero. Kaliwat kanan. Oo. Kaliwat kanan yung inani na praise. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Pero marching in place. Kaya di umusad at walang bagong ambag at walang halong biro na yung tanging bilang mo galing pa sa zero. Galing yung tumatak lang niya na linya, yung rebat niya. Ang sakit nun guys, na parang yung tumatatak niya lang na linya, yung rebat niya lang galing sa kalaban ninyo. Diba? Ibig sabihin, quick thinking kayo pag nakakuha kayo ng idea sa iba. Pero hindi kayo quick thinking pag personal na ninyo nang ginagawa yung ano niyo, proyekto ninyo. Ibig sabihin, magaling lang kayo sa ano, sa idea ng idea ng creativity sparks another creativity. Pero pag kayo na yung nagke-create ng personal na creativity ninyo, hindi na kayo makagawa. O bulok na utak ninyo. Wala na kayo kakayanan ng ganun. So, nakikita talaga yung advantage ni GL. Kasi pag siya mismo, kahit ilagay mo siya, wala siyang internet o TV o YouTube ng isang taon, nakapagsulat talaga siya, basa kaalaman niya talaga. Yung iba, pag may nakita sila, doon lang sila nakapagsulat. Kasi kung ganun ka talaga kagaling mag-rebat, ibig sabihin, gumagaling ka lang pag meron kang naririnig o nakikita. Pero pag nagsosolo ka na, magsusulat ka para sa sarili mo, paglalaban ka, ampaw. Wala kang maisip na creativity doon sa idea na yun. Walang patok na punchline. Doon ay expose yung mga artist. Tuloy natin, guys. Pero, alam nyo ba, sa mga artist dyan, alam nyo ba feeling na nagbibuild ka ng concept from scratch? Yung paint at yung brush, yung sweat at yung dust, yung thrill at yung rush. Habang si JD nasa gilid, ano ba pwede ma-adjust? Diba? Kaya nga, mockery, parody, rebuttals ang yung nasa dibdib. Kasi alam mong, sa yung original ideas, wala kang bilib. Habang ako, yun yung sinasabi ko rin guys, yung mga tao na walang kakayanan na magsulat, nakakuha lang sila ng galing pag may nakakuha sila ng konsepto na galing sa iba. Yan. Ganun talaga. May mga tao talaga na ganun guys, hindi sila tawag dito productive in their own. Maganda lang sila pag tinuturuan mo sila. May mga ganun talaga mga tao eh. Hindi sila magaling talaga. They're not born to lead. They're not born to create. They're born to like follow and you know, at least kahit paano mag-operate mga ganyan. May ganun talagang tao guys eh. Kasi bawat tao meron talagang kanyang kakayanan talaga eh. Tuloy natin. Ako yung quota sa quota balls, ikaw naman yung balls. Ako yung moment sa momentum, ikaw naman yung Pero di ka mamamatay, di kita ibabaon. Hindi, joke lang yun, wala ka ng buhay ngayon! And that's fine! Kasi sumikat lang sa one line at one rhyme at yun na rin yung last time, kaliwat kanan, yung landmines, that's why paa ay nagpantay and I'm hayahay, nakadikwatro, up high, sa trono, standby, safe ni, tambay, kasi kung GL, good life, tong JD, just die! Ay, kasi ako yung... Guys, ano na talaga si JD, walang kakainin si JD kay GL, guys. Makakita na naman ako ng mga short clip ni GL dito. Siguro nag-enjoy si GL na makita yung mga shorts niya o kaya mga reels niya dun sa FB. Kaya talagang nagpo-prosige siya na kailangan masabi ko itong bagay. Nasisipagan siya dun kasi nakikita niya na na-impress yung mga tao sa kanila. Very entertainment din yung pinasok ni GL talaga. Gusto niya rin yung entertainment business. Tuloy natin. Flow sa init mo, paslang yung lodi nyo, bagyong Pasipiko, islang pantropiko. Oo, lugi to, buong battle, at alam ko di nyo napansin,
na tubig. Tubig. Guys, di na ako masyado nag-explain. Self, ano naman na, self-explanatory naman yung ibang sinasabi niya. May konting idea naman kayo sa mga naririnig niya. Hindi ko na kailangan pang explain o ano yung lahat kasi isang oras na tayo, guys. Yung konsepto, pero sa atin magpinta, tandang sabay ka lang sa agos. Ako nagdidikta mula sa simpleng water station hanggang ice age nga rin. Nature spring, well, bomba pati dam na salin, sa stream, sa ilog, sa talon ng galing. Sinama rin ni GL yung buong all three rounds niya. Parang thesis yung ginagawa ni GL. Para meron siyang reaction paper kada round, tapos yung buong reaction paper niya sa kada round naging binigyan pa niya ng thesis. At ito hangarin, raragas sa aking daloy, ako'y wave sa hip-hop, straight sa rip-rap, hanggang umabot to sa bay ng flip-top. Kaya ako na yung papalaot, ikaw na... Sa bay ng flip-top. May pinapatamaan niya ata siya dun. Sino ba yung bay ng flip-top? Si ano naman, si EJ Power lang naman yun, diba? Pahala sa pampang, mananatiling nangangarap sa peruno tong mangmang. Kaya sigaw lang out loud, dalampasigan ka na lang. Bawat batong ibabato ay lunod sa kawalan. Kaya sigaw lang out loud, ikay lubog sa banatan. Kasi sa Bisaya, ang loud ay ang karagatan. Diba? Loud, karagatan. See? Loud? Laot sa amin yun eh. Sa amin, sa probinsya, sa Waray, laot. Laot. Yeah, yun yung karagatan sa amin. Kasi hard work beats talent when talent doesn't work hard. Tama? Yan yung famous quote. Ang problema dyan, JD, kasi pari, I have both. Kaya di ka na mag-a-ascend. Oh, this is it. Ako'y di nang mimintis. Kasi the sky is not the limit. GLS! Kaya ano? Next round na ba? Henyo sa henyo, kanino pusta? Ang tanong ay sure ba? Ang tanong ay sure na. Time! Siguro makakuha pa ni GL all three rounds. Hopefully may makuha si JD kahit yung second round lang. Hopefully. Sa akin kasi, guys, I'll be honest with you, wala akong ano, all three rounds GL. Hopefully may judges dito na kahit paano malambot ang puso, mabigyan si JD. Kasi may potential si JD, nakita, na-expose lang talaga yung kakayanan niya pag nung tinapat siya kay GL. Pero kung makatapat siya ng iba, mayroong kakayanan manalo si JD sa binitawan niya mga kataga. Pero nung tinapat siya kay GL, na bully lang yung ginawa niyang letra, hindi lang sumapat talaga. Sa kapasidad na binigay ni GL, yung standard o yung metro nung ginawa ni GL masyadong mataas. Tuloy natin. I mean, I'm going to be honest, JD didn't get anything. Wala siyang nakuhang round sa akin. And hopefully, sana sa ibang judge meron. Pero kung manalo si JD, siguro sa ibang perspective na rin ng iba yun. Tuloy natin. Yo, check! Mag-ingay kung nagustuhan yung laban na yun! Mabot tayong 1 hour, guys. Di bias to. Okay. Aabangan ko to si JD. Hopefully, meron siyang laban soon. Papanoorin ko siya. Sana mag-improve siya. And I'm looking forward. Sana meron akong nabigay na idea. O, wala siguro akong nabigay, guys. Hindi ko masyado nasuri din kasi. Every time na nagre-react ako, nakatingin ako sa oras. O, tumatagal tayo. Parang ganun lagi ko naiisip. Tuloy natin. It's a boy, 2024! JL! Di naman sa ano, pero ayoko rin kasi siyang gumaling. Kasi pakiramdam ko pag gumaling sila, parang, oh, shit, unstoppable na yun. Di ba? Tuloy natin. JL versus JD. Boto ng Uranio 7-0 para kay JL. Yan na yun, guys. Hopefully, tignan mo natin sa basahan. GA, Hamaydi, QA, LF, yun, Peg, PayPal, tapos Aries, tapos talaga nga pa-shoutout sa akong salamat. Peace.
Gusto ko lang i-shoutout yung ano, Crown Manila, flip top yan. At syempre, Hype Beat kay Papa Benji Reala. Maraming salamat sa inyo. At syempre, Gubak, babalik pa ako dito next year. Na-disappoint si JD na saktan siya dun, but hopefully, I'm pretty sure may makakuha si JD. JD is really good. No, hopefully. Aabangan ko to si JD. I'm pretty sure. Sa iwasan lang na JL, humawak-hawak din kasi. Puchang. Ang gay kasi nun, humahawak-hawak. Hayaan lang si JD mag-ano, relax-relax. Para ano, kahit pa paano, patas, diba? Ganun pa man, guys, nagustuhan ko yung laban na to, masyado lang mahaba ng konti. But other than that, bibigyan ko to ng 10 kasi nag-enjoy ako na abangan talaga. Hindi lang ako masyado nakapagpaliwanag, guys, but other than that, you know, na-enjoy ko yung laban. Ganun pa man, kung nagustuhan nyo, mag-subscribe na kayo, like nyo, share nyo yung video. Kung mayroon man ako nasabi na hindi maganda, please, pagpasensyaan nyo lang. Ganun pa man, guys, maraming salamat, galing nga sa lahat na bagay na gusto nyo subuhin nyo sa pamilya, mga tao nakapaligid sa inyo, adik sa lahat. Magdasal ka palagi, plan motif nga palang, ingat kayo lahat yan at kita tayo sa susunod video. Bye.